guys, welcome back to my channel. Good morning everyone and happy Thursday. No? So quick update lang po tayo dito sa technical analysis natin kay SLP at kay Axie Infinity after the hacking. No? So bago tayo mag-technical analysis guys, again like and subscribe lang po kayo dito sa ating channel para makapag-take advantage po kayo dito sa free technical analysis natin kay SLP at kay Axie Infinity, and this is everyday guys, no? Aside from that, makapag-take advantage din po kayo kapag nag-like and subscribe kayo dito sa ating channel dun po sa mga raffle giveaway natin. So, ayan guys, balikan na po natin itong ating quick update sa ating market ngayon. So far, mixed markets na po tayo, no? So, bumaba po si BTC. Ethereum medyo umaangat. Ibang altcoins natin guys ay umaangat din, no? So medyo umabig sila ngayong araw na to dahil kahapon po ay pulang-pula po ang ating market. So silipin po natin itong ating chart kay BTC ngayong umagang to. So far guys, downtrend po yung ating trend, no? So from $47,000 medyo bumaba tayo today dito po sa $46,000. Kung mapapansin nyo, itong ating RSI guys ay going down, no? So, downtrend din po itong ating RSI. That's an indication na nag-slow down nga po itong ating pagtaas sa market. So, this could probably a market correction guys. Pero good thing, itong ating 50MA ay nasa ibaba pa rin ng ating candlestick. That's a good sign guys na matatag pa rin yung price ni BTC, no? Yung ating volume so far, pababa, pero itong ating chart guy, intact pa rin. Yung ating support at resistance ay wala pa rin nangyayaring breakout, no? So, para sa akin guys, matatag pa rin itong presyo ni BTC kasi wala pa pong nangyayaring breakout dito sa $46,580 na support natin, no? So, kapag nagkaroon siguro ng breakout dito sa level na to guys, again, that's a different story. It could be worse, no? Maaari pang bumaba itong presyo niya dito po sa susunod na level na ito. However, right now, goods pa rin naman kahit na pula itong ating mga candlesticks kasi hindi pa po nagkakaroon ng breakout dito sa level na to, no? So, ang pwede pong mangyari dito, two scenario, no? Kapag nagkaroon ng breakout dyan, bababa po yung presyo niya dito. However, kapag may sumalo dito, guys, pwede pong mapush nung ating mga buyers yung presyo niya at pwede lang mapataas pa itong presyo ni BTC. I think right now medyo guessing game pa po itong ating market kung saan pupunta itong mga traders, kung sell na ba or go pa po, no? Or buy pa ng BTC. So malalaman po natin yan, no? Samantala, silipin po natin ang current price ni SLP after the hacking nga kahapon. So far, it has little impact po dito sa presyo ni BTC, no? Or ni SLP, no? Kung mapapansin nyo guys, medyo kumabig pa nga po, no? Nagkaroon ng konting pump, pero nagkaroon din po ng price reversal, no? Or price rejection. So, ang nangyari po dito, ni-reject po ng mga sellers natin itong presyo or pag-angat ng presyo ni SLP, kaya nag-close po tayo dito. So far, RSI natin medyo mababa pa din guys. This is 48, no? Mababa pa po yan. Volume natin medyo umaangat din ng kaunti guys, no? Medyo improvement din naman kasi nag-dip tayo dito. So, it's a good thing guys na ito nga, maliit lang yung impact so far ng hacking. Pero I don't think magiging confident po yung ating market unless resolve na po itong hacking na nangyari. Na-identify na po nila kung sino yung mga nag-hack at naibalik na po yung kanilang pera. Other than that guys, hindi po magiging confident yung ating community kapag hindi po yan na-resolve at the soonest possible time, no? So far, bukod pa dyan, alamin din po natin yung current market trend ni AXS ngayon. So kung mapapansin nyo, medyo nag-flat po itong ating chart, no? Nagkaroon tayo ng breakout guys dito sa $64.76. RSI natin, medyo pababa na din, no? Volume natin guys, mababa din. So I think si Axie Infinity Coin talaga yung nag-take ng blow nung hacking, no? Pero so far, hindi pa rin naman noticeable dito sa ating chart. So, kung mapapansin nyo guys, yung 50MA natin dito kay SLP, medyo nag-cross na rin po siya dito sa ating candlestick, no? That's not a good sign guys, lalong-lalo na po kung
umaibabaw na po itong ating 50MA dito sa ating candlestick, may chance po yan na baka bumaba po yung price. So same thing, ganun din po ang napansin natin kay AXS, no? 50MA guys, na-cross na rin ng ating mga candlesticks, and then medyo pumapaibabaw na po itong ating 50MA. So again, that's not a good signal guys, kasi kapag ganyan po, pumaibabaw po itong ating mga, itong ating 50MA, malaki po yung chance na baka bumaba po yung price, no? So kung mapapansin nyo guys, tingin tayo ng isang sign or isang example guys na pumaibabaw yung ating 50MA at bumaba po yung price. So taking for example guys, dito po, nasa ibabaw yung ating 50MA, nag-dip po yung price niya, no? Second scenario or second example, dito po, nasa ibabaw yung ating 50MA, nag-dip na naman po yung price ni AXS. So may possibility guys na baka gayahin po niya yan kapag noticeable na po na umibabaw na talaga yung ating 50MA, no? Pero so far pa naman, medyo lumalaban pa din itong si AXS. So sana guys, hindi po mangyari yan kasi malaki po ang impact niyan, no, dito sa ating chart or dito sa prices ni Axie Infinity. So, yan po ang ating update ngayong araw na to. Again, be careful guys kasi hindi pa po resolve itong ating issue. Ongoing pa lang po, no? At tinutulungan na po sila ng ibang team para naman ma-resolve at ma-identify na kung sino po ang gumawa nitong hacking na to. So, kung nagustuhan nyo itong ating content for today guys, please do not forget to like and subscribe. Again, my name is Wolfie and see you on the next update. Take care and goodbye.